Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Melissa o Melly, ika nga ni Benedict. Pagkatapos ay pumasok na sa silid ni Pare Lumang Adasha. Sinamaan siya ng tingin ng babae, ni hindi siya nito pinaupo. Basta na lamang ibinungad sa kanya ang hatol. Ang mga suwail sa relihiyon at walang paggalang sa obligasyon ay dapat itapon sa naglalagablab na kumunoy. Dahil daw sa kanyang pagkakasala at pagsuway sa mga tuntunin ng isang diyosa ay pinapatawan siya ng parusang kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni Melissa. Sinubukan niyang ikontesta ang kanyang kaso ngunit matigas ang kalooban ng pariluman. Hindi iyon matatanggap ni Melissa kaya naman dali-dali siyang tumakbo papalabas ng silid. Narinig pa niyang tinawag siya nito. Pagkatapos ay inalerto mula sa bintana ang iba pang mga diyosa upang siya ay hulihin. Ngunit hindi siya susuko ng basta-basta. Lalaban at lalaban siya. Hindi maaaring kamatayan ng parusa para sa isang diyosa na umibig sa isang lalaki at isinuko rito ang kanyang pagkababae. Oras na naman, ma'am. Hilakbo! Sa malayong isla ng Virgo Insula ay itinuturing na banal at makapangyarihan ang mga diyosa. Sa murang edad na 7 ay inihaharap sa pariluman o kataas-taasang diyosa ang mga batang babae at siya ang humahatol kung karapat-dapat bang maging diyosa ang batang iyon. Kapag nakuha ng bata ang pagsang-ayon ng pariluman ay maninirahan na ito sa sangtuaryo at doon ay sasanayin sa mga gawain ng isang diyosa, kagaya ng pakikidigma, panggagamot, pangangaso at pamumuno. Ang pariluman ay itinuturing na pinuno at pari ng Virgo Insula. Pumapangalawa ang mga diyosa. Sa mga yumaong pariluman o reyna diyosa naman nananalangin ang mga mamamayan dahil para sa kanila ay narating na ng mga iyon ang kaharian sa langit ng Virgo Insula at nakamtan ang rurok ng kapangyarihan. Mahuhusay na mandirigma ang mga diyosa. Ilang pirata na ang nagtangkang lusubin at nakawan ang isla ngunit hindi nagtatagumpay ang mga iyon. Ilang mga misyonero na rin ang sumubok na himukin ang mga mamamayan na sumanib o maging kasapi ng kani-kanilang relihiyon ngunit lahat iyon ay nabigo. Bagamat kataas-taasan kung ituring ang mga diyosa ay may dalawang bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa mga ito. Iyon nga ay ang pag-ibig at pakikipagtalik na kapwa hindi nasunod ni Melissa. Kaya naman sa kasalukuyan ay tinutugi siya ng kapwa mga diyosa. Nagawang makalabas ng sangtuaryo ni Melissa. Ngunit iyon ay pagkatapos ng napakadugong pakikipaglaban sa mga diyosa na dati ay kapatid kung siya ay ituring. Napahikbi na lamang siya habang tumatakbo papalayo sa lugar na ilang taon niyang naging tahanan. Pumasok siya sa loob ng gubat kung saan naroroon ang nobyo niyang si Benedict. Nagkakanlong sila sa isang butas sa itaas ng malaking puno. Ginamot ni Benedict ang kanyang mga sugat at sila ay nagplanong tumakas sa isla upang magbagong buhay sa piling ng mga pamilya at mga kaibigan nito sa syudad. Nagpupuyos naman ang kalooban ni Parilumang Adasha nang iulat ng mga diyosa na nakatakas na si Melissa. Huminga siya ng malalim at nagtungo sa templo ng mga reyna diyosa. Magsisilbing aral sa iba pang diyosa ang gagawin niya kay Melissa at kung kinakailangan gamitin niya ang pinakamapusok na paraan ay gagawin niya.
panahon na para makita ng lahat ang kapangyarihan ng kanilang mga Diyos. Bigla na lamang napamulat si Melissa mula sa mahimbing na pagkakatulog sa tabi ni Benedict. Naroon pa rin sila sa butas sa itaas ng puno. Katabi pa rin niya ang lalaking tulog na tulog. Umayos siya sa pagkakahiga at inalala ang masalimuot niyang panaginip. Hinahabol daw siya ng mga reyna diyosa upang parusahan. Galit na galit ang mga iyon sa kanya. Mariin siyang pumikit at pinagsalikop ang mga kamay. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa kanilang mga Panginoon dahil sa pagsuway niya sa kautusan ng mga ito. Bigla na naman siyang napamulat nang maramdamang may nakatitig sa kanya. Sa pusikit na liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga dahon, nakita ni Melissa ang nakangiting mukha ni Benedict. Napangiti rin siya, ngunit nakadama siya ng pagkailang nang maaninag ng husto ang mukha nito. Nakatitig lamang sa kanya ang lalaki nang walang kakurap-kurap. Bahagya tuloy siyang lumayo rito at bumangon na, subalit bigla nitong hinawakan ng isang kamay ang kanyang muka. Mahigpit iyon at damang-dama niya ang gigil. Hinawakan ni Melissa ang kamay ni Benedict at tinangkang alisin iyon sa pagkakahawak sa kanya, subalit mas malakas ito. Tuluyan na siyang napaupo. Bumangon din ito at sunod na hinawakan ang kanyang leeg. Nagpumiglas na siya at nakiusap na pakawalan siya nito, ngunit ikinagulat niya ang naging tugon nito. Ang mga suwail sa relihiyon at walang paggalang sa obligasyon ay dapat itapon sa naglalagablab na kumunoy. Ito ang mga eksaktong salitang binitiwan ni Pari Lumang Adasya sa kanya. Hindi na nag-isip pa si Melissa. Labagman sa kanyang kalooban ay sinikaran niya sa sikmura si Benedict. Nang makabitiw ito sa kanya ay nagmamadali siyang lumabas sa makipot na butas ng puno. Naabot siya nito sa paa kaya pinagsisipa niya ito. Sa isang malakas na sikad ay tuluyan siyang nabitiwan ng lalaki, ngunit dahil sa puwersa ay dire-diretso siyang nahulog. Ilang beses siyang humampas sa mga sanga bago tuluyang bumagsak sa lupa. Napaungol na lamang si Melissa nang maramdaman ang sakit ng buong katawan. Kung karaniwang tao lamang siya, ay baka hindi na siya makakabangon pa matapos ang nangyari. Ngunit dala ng pagsasanay ay kaya niyang tanggapin ang mabibigat na pahirap sa katawan. Subalit napaluha pa rin siya nang madama ang kirot sa kanyang dibdib. Si Benedict, ginagamit ng pariluman laban sa kanya. Bumangon siya at nilingon ang itaas ng puno. Hahanap siya ng paraan upang mawala ang anumang inkantasyon na ginawa sa kanyang nobyo. Babalikan niya ito at sabay silang tatakas sa Virgo Insula. Tumakbo si Melissa pabalik sa sangtuaryo. Mapanganib ang kanyang gagawin, ngunit alang-alang kay Benedict ay handa siyang sumugal. Habang binabagtas ang madilim na kakahuyan, ay naramdaman niya ang ilang presensya na tila nagmamatyag sa kanya. Huminto siya saglit at pumikit. Alam niyang may mga diyosa na bantay sa gubat o kaya naman ay mga naghahanap sa kanya. Nang mamalayan niya na may tumatakbo mula sa kanyang kanan, ay inihanda niya na ang kanyang sarili para sa pagdepensa. Nang matantyang ilang talampakan na lang ang layo ng kalaban, ay nagmulat siya ng mga mata at inilayad ang katawan hanggang sa mahawakan na niya ang lupa. Itinaas niya ang mga paa para sa isang malakas na sipa
na tumama sa baba ng kalaban. Nang muling tumapak sa lupa ang kanyang mga paa, ay inayos niya ang pagkakatindig at inihanda ang mga kamao para sa susunod na atake. Ngunit halos panawan siya ng ulirat nang maaninag ang anyo ng katunggali. Mistula itong hinugot sa libingan dahil isa itong naaagnas na bangkay. Inayos pa nito ang ulo dahil nawala sa pwesto ng kanyang sikaran. Nakarinig siya ng mga ungol at nang ilibot na ni Melissa ang paningin, ay nakita niya ang iba pang bangkay na may daladalang mga armas. Napagtanto niyang mga diyosa na nasawi sa digmaan ang mga iyon at ngayon ay nagsibangon upang usigin siya. Naghalo ang pagkataranta at takot niya dahil sa kakaibang mga kalaban. Umaalingasaw rin ang pagkabulok ng mga ito kaya naman lalo siyang nahihirapan bukod pa nga sa wala siyang armas. Panay suntok at sipa lang ang kanyang depensa. Kumakapit pa sa balat niya ang mga nalalagas na laman kaya lalong naging karimari-marim ang anyo ng mga ito. Napausal na lamang siya ng panalangin, ngunit agad ding napahinto nang may tumining na nakaririnding tunog sa kanyang bungo. Tinamaan siya ng espada sa balikat at napaluhod siya. Wala siyang laban sa mga bangkay. Kailangan na niyang tumakas. Inagaw niya ang isang sibat at ipinanghampas iyon sa mga bangkay upang tuluyan siyang makatakbo papalayo. Naririndi siya sa ugong na nasa kanyang bungo na maya-maya ay naging tinig ng isang babaeng sinasabing makasalanan siya at nararapat ng mamatay. Hindi niya binigyang halaga ang pangaral ng kanyang mga Diyos kaya tinalikuran na rin siya ng kanilang mga Panginoon. Wala na raw siyang mahihinging awa at tulong sa mga ito dahil sa kanyang pagkakasala. Napaluhod sa buhanginan si Melissa. Hindi na niya namalaya na nakarating na pala siya sa baybayin. Buong lakas niyang isinigaw ang sama ng loob sa mga Reyna Diyosa. Sa mga Diyos nila na buong buhay niyang pinaglingkuran, ngunit sa isang pagkakamali ay pinarusahan na siya ng lubusan. Ganoon ba talaga ang Diyos? Kahit paulit-ulit kang humingi ng tawad at umamin sa iyong pagkakamali, ay pasasakitan ka pa rin? Hindi ba siya minahal man lang ng mga Diyos na kanilang sinamba at ipinaglaban sa mga misyonero? Bakit ang Diyos ng mga misyonero ay mapagpatawad at mapagmahal daw? Pero bakit ang mga Reyna Diyosa ay tila mapaghiganti at makasarili? Isang malaking tinig ng babae ang narinig niya na nagmula sa karagatan. Galit na galit iyon at sinasabing wala siyang karapatang kwestiyonin ang sistema ng mga Diyos ng Virgo Insula. Kasabay noon ay bigla ang paghampas ng napakalakas na alon kung kaya't inanod siya sa dagat. Lulubog lilitaw siya sa nag-aalimpuyong tubig. Pinilit lumangoy ni Melissa. Naiiyak na lamang siya sa kanyang sinapit. Nagmahal lang naman siya. Pero bakit gayon na lamang ang sinasabi nilang mali iyon? Walang ano-ano'y narinig niya ang tinig ni Benedict. Tinatawag siya nito sa palayaw niyang Melly. Sinasabihan siyang lumaban at maniwala sa Diyos. Sinabayan iyon ang tinig ng babae. Wala na raw Diyos si Melissa dahil itinatwa na ito ng mga Reyna Diyosa. Narinig niyang muli ang tinig ni Benedict. Tanggapin daw niya sa kanyang puso ang totoo at ang nag-iisang Diyos, ang Diyos na mapagmahal,
mapagpatawad at maunawain sa anak nito na nagkasala at gustong magbagong buhay. Ganoon daw ang tunay na Diyos. Manalangin na lamang daw siya ng mataimtim. Sumigaw ang babae. Wala na raw kaligtasan para sa kanya at mamamatay na raw siya. Muli ay ang tinig ni Benedict. Mahal daw siya ng Diyos. Kailangan niyang manalig. Noon nga ay nakapagdesisyon na si Melissa. Baka nga ang Diyos ni Benedict ang maghahatid sa kanya sa kaligtasan. Sa pagitan ng pahikipaglaban sa naglalakihang alon ay ipinikit niya ang mga mata. Humingi siya ng tawad sa Diyos kung nagkaroon man siya ng pagkakamali at pagkatapos ay humiling muli ng kaligtasan upang mapaglingkuran ito habang siya ay nabubuhay. Nang magmulat ang mga mata ni Melissa, ay isang puting silid ang sumalubong sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ang nag-aalalang mukha ni Benedict na napalitan ng galak nang makitang gising na siya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa wakas daw ay nagising na siya. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari at nagulat siya sa kwento nito. Nagising na lamang daw ito dahil sa biglaan niyang pagkilos sa loob ng puno. Bigla raw siyang tumalon at nagtatakbo papalayo. Hinabol siya nito at nang maabutan ay nagwala na raw siya na nagwala na tila may kalaban. Namumuti raw ang kanyang mga mata at tila takot na takot. Itinali raw siya nito sa puno upang hindi siya makalayo. At pagkatapos ay tinawagan ng mga kaibigan nito upang mapabilis ang kanilang pag-alis sa isla. Kamuntik pa nga raw silang mahuli ng mga diyosa, ngunit hindi umubra ang mga iyon sa mga baril ng mga sundalo. Nakatakas sila at nadala siya ni Benedict sa bahay ng kaibigan nitong albularyo sa kabila ng kanyang mga pagwawala. Doon nga rin ay nalaman na nasa loob o impluensya pala siya ng kapangyarihang itim. Pinarurusahan siya ng isang makapangyarihang mangkukulam. Ipinagdasal siya ng mga ito at habang nananalangin ng albularyo ay binubulungan naman siya ni Benedict na tanggapin sa kanyang puso ang Diyos. Noon lamang daw siya huminahon at tila nagkaroon ng kapayapaan. Nang tumigil siya sa pagwawala ay idineklara ng albularyo na nawala na ang kawing ng mangkukulam sa kanya. Maaari daw na tinalikuran na niya ang pagsamba sa pariluman at mga reyna diyosa na napag-alamang mga mangkukulam pala. Abot-abot ang luha ni Melissa. Sa wakas ay malaya na siya sa parusa ng pariluman. Sa wakas ay nalaman niya na mali ang kanilang paniniwala dahil ang Diyos at ang tunay na Diyos ay mapagpatawad at mapagmahal. Hindi kagaya ng mga reyna diyosa na tinangka pa siyang patayin dahil lamang sa pag-ibig niya sa isang lalaki. Hiling ni Melissa na sana ay makalaya rin ang iba pang mamamayan ng Virgo Insula laban sa pariluman at mga reyna diyosa. Ngunit alam niya na nagsisimula pa lamang ang laban. Kung
nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.